Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, para po sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, maging handa dahil posibleng dalawang bagyo ang umiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Una, yung bagyong nagbabadya pa lang pumasok ng PAR at isa ng tropical storm. Ibig sabihin, lumakas pa yan, mga kapuso, na may international name na malakas. Huli itong namataan, 2,215 kilometers. Malayo pa, mga kapuso, east of Mindanao, nasa may Pacific Ocean pa yan. Ang isa naman ay yung low pressure area na nasa loob ng PAR, huli namang namataan kaninang hapon, 185 kilometers, dyan sa may east-northeast of Surigao City. Base sa wind forecast map ng Metra Weather, ito yung binabantayan nating bagyo, lalo pang lalakas itong tropical storm na yan, posibleng maging isang typhoon yan bago pumasok ng PAR. At base dito sa forecast, wind, sa Lunes po yan papasok ng ating area of responsibility. Pero makikita nyo, may isang sirkulasyon dito. Ito yung LPA na dahil nasa gilid ng Eastern Visayas, baka maging isang bagyo rin. At makikita nyo, hindi ito magla-landfall, mga kapuso, pero yung bagyo o posibleng bagyo na nandito sa may silangan ng Visayas, hihigupin nitong mas malakas na bagyo bago ito unti-unti nalalayo sa ating bansa sa next week yan, mga kapuso. Kaya babantayan po natin kung itong forecast na ito o senaryo na ito ay mangyayari sa darating na mahal na araw. Pero posibleng magkaroon po yan ng pagbabago, ha? Kaya patuloy nating imo-monitor yan, mga kapuso. Sa ngayon, LPA at ITZZ pa rin ang nagdadala ng masamang panahon sa bansa at nagpabaha pa sa ilang lugar. Sa La Libertad, Negros Oriental nga, rumagasa ang baha at pinasok ang ilang bahay. May 10 pamilya na apektuhan at pansamantalang inilikas. Abot hanggang Bewang naman ang baha dyan sa may Sipalay, Negros Occidental. Umapaw ang ilog at hindi na raw nakadaloy ng maayos ng tubig dahil sa mga nakabarang punong kahoy. Umapaw naman ang spillway na ito dyan sa may Bulan, Sorsogon. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente na sinuong pa rin ang malakas na agos ng tubig. Magiging maulan, mga kapuso, ngayong weekend, ha? Base rito sa rainfall forecast ng Metro Weather, ito, Mindanao, umaga pa lamang, may mga pag-ulan na lalong-lalo dito sa may Caraga region dahil doon sa epekto ng LPA. Pagdating ng hapon, buong Mindanao makakaranas sa mga thunderstorms at may mga malalakas na pwedeng magdulot ng baha at landslide. Pagdating ng Linggo, ganun pa rin, mga kapuso, ha? May ulan pa rin dyan sa Caraga at pagdating ng hapon, nandyan yung mga thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Uulanin din ang Visayas, lalo na ang eastern at central section nito. Umaga ng Sabado, yung kulay pula at orange na yan, mga matitinding pag-ulan yan sa Samar at Leyte provinces, maging dito sa may central Visayas. Yung western section, may mga pag-ulan pagdating sa hapon. Sa Linggo, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na yan dahil din doon sa LPA, mas maraming ulan sa Linggo ang inaasahan, central at eastern Visayas. Pagdating sa Luzon, sa Sabado, mga kapuso, dito ang ulan sa hapon sa may northern section ng Luzon, maging dito sa Bicol region at dyan sa may Palawan at Mindoro. Pero pagdating ng Linggo, Bicol region, Aurora at Quezon, umaga pa lamang may pag-ulan na at tuloy-tuloy yan dahil mas maraming lugar sa Luzon sa Linggo ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa mga taga-Metro Manila, may chance rin po ng ulan pagdating sa hapon. Dito sa araw ng Sabado, posibleng ilang bahagi makakaranas ng thunderstorm. Pero pagdating ng hapon, o araw ng Linggo, ito mga kapuso, sa araw ng Linggo, may mga thunderstorms tayo pagdating ng hapon, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Metro Manila. At sa mga tatawid naman ng dagat, maalon at delikado pa rin po dyan sa may Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, maging dyan sa may Cagayan. At yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.